Tingnan niyo po mga kababayan itong gawain ng mga dilawan. Bakit tayo, Mr. Maravillas? Ano yan? Si Chiljok, no? Ito siya. Nag-post sa kanyang Twitter account. May picture niya. Background, mga kababayan, yung Colosseum doon sa Rome, Italy. Pagkatapos, nilagyan niya ng caption. Sabi rito, ang ganda dito sa Intramuros. Nanonoya, mga kababayan, oh, ang ganda daw sa Intramuros. Pinablis sa Twitter, pagkatapos pinick up ng Philippine Star. Tuwang-tuwa pa sila. Mangitan niya, Mr. Maravillas. Anong problema doon? Ang hindi ko maintindihan kung bakit yung Twitter po, saka yung Philippine Star, at yung mga fact-checkers po, tulad ng TV5, Rappler, ito mga nasa mainstream, ang ilig-ilig nila na mag-fact-checking sa atin. Di ba? Pero ito, proud pa sila. Fake, mga kababayan, na fake na post. Sabihin pa na alam nating panonoya. Pero ang tanong natin doon sa Rappler, sa TV5, pati sa Philippine Star, ito yung mga mahilig sa fact-checking po. Bakit hindi niyo pina-fact-check si Chiljok, no? At saka kayo dyan sa Rappler, saka TV5, bakit yung DOT nang i-publish ng ad agency, DDB ad agency, doon sa YouTube, yung kanilang audio-video presentation na misrepresentation ng Love the Philippines ng mga tourist destination, bakit hindi ninyo finact-check? Diba? Kung hindi pa na-discover ng mga netizens, hindi pa malalaman na 4 hanggang 5 sa mga video clips doon, misrepresentation ng mga tourist destinations dito sa ating bansa. Nasaan na yung mga fact-checkers? Kayo lalo na TV5. Ako, pinak-check na naman po, mga kababayan, just the other week ng TV5. Ito siya, oh. Ang ilig-ilig mag-fact-checking ng TV5. Pinag-iinitan talaga tayo. Ayaw tayong tantanan, no? Fact-check. Physical na pera. Di natatanggapin sa palengke. Frontline tonight si Ed Bangaw. Ayan po, si Ed Bangaw. Ayaw akong tantanan, mga kababayan. Oh, may challenge to Ed Bangaw. Bakit hindi nyo i-fact check si Chiljok, no? Kasi kaori ninyo na mga dilawan. Pinag-iinitan lang ninyo yung mga supporters ng ating gobyerno. Pero yung mga kaori inyong dilawan, kahit mga fake yung mga pinapublish nila, pinapost nila, hindi ninyo pinapansin. Sabi rito, description, fact check, goodbye sa barya at perang papel na umano sa mga palengke at tilo sa QR code. Fact check natin yan, sabi ni Ed Bangaw. Paribasa, mga ignorante kayo. Sabi rito, yan, oh, pinag-check po yung aking video yun sa kabilang channel natin, oh. Sabi rito, pinost pa, mga kababayan, yung video ko mismo. Napakalinaw, mga kababayan, yung balita, yung source natin, Philippine News Agency. Ang sabi ng Philippine News Agency, Land Bank hasten adoption of QR code payments in public markets. Papalitan na po ng QR code. Ngayon, kinukontra nila yung aking sinasabi na in the future, mga kababayan, mawawala na yung physical na pera, mga coins, tapos papel. Iba gumamit na po ng QR code. Ano pa yung gamit ng physical money? Sige nga, kung hindi kayo mga ignorante. Ba't gagamit ka pa ng physical money kung hindi mo na kailangang magdala
Kasi digital payments na nga po through QR code, naintindihan mo Itbangaw. Ayun, doon mismo nga mga kababayan sa kanyang ano, sa kanyang balita na fina-check po ako. Binasya ng mga supporters natin. Karamihan doon pabor sa aking sinasabi kasi yung sinasabi natin futuristic po yon. Hindi ko sinabi ngayon na, sabi ko in the future mawawala na yung pera, hindi na tatanggapin. Kasi useless po na magdala ka ng pera in the market kung hindi na kailangan yung physical money as a medium of exchange. Naintindihan mo, Ed Bangaw? Para niya, Mr. Maravillas, pikon na. pikon ka na niya. Hindi man po, just for emphasis. Para maintindihan nitong si Ed Bangaw na isang ignorante po. Hindi mo maintindihan pala yung aking mga binabalita. Ba't hindi mo ako in-interview? Interviewin mo ako para ipaliwanag ko sa iyo bakit sinabi ko in the future mawawala yun yung pera, physical money. In other countries in Europe, ganun na yung nangyayari. Wala ng physical money na ginagamit. All cards, all cell phones na lang. It is being implemented in other countries. And in the future, it will be microchips embedded in your skin. Dito sa ano mo? Forehead. In the right hand or in your forehead. Siguradong tatanggapin po ninyo, Ed Bangaw, kasi ignorante nga po kayo. Siguradong unsafe din kayo kaya hindi ninyo maintindihan ito. You do not understand prophecy. Di man kayo kasi nagbabasa ng Bible, mga ignorante. Kaya ganun po kayo. Tapos itong si Chiljuk, no, hindi ninyo napapansin kasi kaalyado ninyo. Napakalinaw, misrepresentation, fake news. Sabi dito, ang ganda dito sa Intramuros. Lawyer Chiljuk no humored netizens after he posted on Monday a vacation photo of him at the Colosseum in Rome, Italy. Ang ganda dito sa Intramuros, he wrote in his tweet. Netizens assumed that he was throwing shade at the DDB Love the Philippines video that used stock videos from foreign countries. Marunong na mag-troll si Attorney Chel, sabi ng isang netizen. The blow is subtle but it has impact, another said. The latest Department of Tourism campaign ad drew flak after netizens found out that there are stock videos sourced from the video library storybook which are shot in other Asian countries. Magkaalyado ninyo, hindi ninyo pina-fact check. At saka yung ano, yung Rappler, bakit hindi niyo fina-check yung ano, yung audio video presentation ng DOT? Di ba? Hindi man kayo ng fact check kung hindi pa na-discover ng mga netizens. Pero ako, lagi kayong nakabantay sa aking mga broadcast. Masyado kayong bias. Lagi ninyong pinag-initan yung mga supporters ng gobyerno. Yung mga critics ng gobyerno kahit mag-publish ng mali-mali, hindi ninyo pina-fact check. No, ito malinaw. Wala man sinabi dito sa Twitter account niya na joke lang. Wala man, no. Ang sinabi lang dito, chill joke, no. Ang sinabi lang niya, mga kababayan, ang ganda rito sa Intramuros. Pagkatapos background niya, Coliseum ng Roma. Ikong ako siguro ang gumawa niyan, titirain na naman ninyo yung video ko, ipa-fact check para ma-restrict. Di ba? But anyway, sige, tuloy lang ninyo ang fact-checking sa akin. At ibalita ninyo ang ibalita na fake news ano ako.
purveyors of fake news. Tingnan natin kung sino yung paniniwalaan. Kayo dyan sa TV5, dyan sa programa mo Ed Bangaw, o ako, yung aking simpleng YouTube channel. Pero kitang-kita naman yung mga reactions ng mga tao. Bilangin ninyo kung sino yung, kung ilan yung naniniwala sa akin as compared doon sa mga naniniwala sa inyo. Mas maraming nag-react pabor sa akin. Binasa ko. Sabi rito ni Dominic Borromeo, talaga namang paparating na ang cashless society under the New World Order. Pilit pa rin sinisensor ng page 3 media ang mga nagaganap sa hinaharap. Kaya marami pa rin tao ang di nakakaalam ng upcoming socialist totalitarian New World Order. O, kita ninyo? Ni yung New World Order siguro, hindi ninyo alam kung anong uri ng animal yan. What kind of animal, What kind of animal is it? Sabi ng isa pa si Yubob Gyoy, kausa sila sa mga fact checker, tapos daig mo pa kasi sila sa dami ng mga naniniwala at viewers mo po. Totoong nasa gitna ka lang tungkol sa mga isyo, yun ang binabalita, kaya media sila, kasi medyo lang kung saan dami bayad, doon sila papabor. Yung mga action dito. Favorite kanila, Sir Dan, sabi ni Lo Remigio. Sabi ni Vil Muag, napapahiya daw sila sa'yo, Sir Dan. Advance ka daw mag-isip. Siyempre, advance yung libro ko ng more than 2,000 years. More than 2,000 years na po na naisulat yung Revelation eh. Tingnan ninyo, it's unfolding ngayon pa lang mga kababayan sa ating panahon. Sabi ni Chor Ermino, ganyan talaga kapag deceive ka ni Satanas, ayaw nila paniwalaan ang katotohanan. You see? Vince Morales, Sir Dan, ganyan talaga ang media, pinagtatakpan ang agenda ng mga globalist para lang mabusog ang bulsa nila. Sabi ni Will Ocampo, in the last days, good will be called evil and evil called good. Sabi ni Rizalina Salvador, inggit lang sila, TV5 na yan, kasi mas maraming nanonood po sa inyo kaysa sa mga media na yan. O, kita ninyo? Nabas kayo tuloy idlangaw na mga viewers natin. Eh, tingnan ninyo yung pinablish ninyong balita tungkol sa akin na finact-check. O, basahin ninyo. Mas marami siguro mga 80% ng nag-react doon naniniwala sa akin kaysa sa'yo. Masyado kayong insecure. Sabi rito ni Jor Romart Gadaingan Waresa, dito ko talaga masasabi na elitista, satanista itong mga may-ari ng malalaking mainstream media. You see? Sabi ni Richard Samiliano, sumikat nga sa National TV pero sa masasamang paraan pa. Kontra pala to sa akin, sabi niya. Sumikat ka nga sa National TV pero sa masamang paraan pa ang magpakalat ng maling information. Buti na lang may fact check para itama ang mga sinungaling na vloggers kagaya mo. Isa rin itong ignorante, mga kababayan. Wala man tayong magagawa kung ayaw ninyong maniwala sa aking mga sinasabi. Yung mga gusto lang maniwala. And you can check my source of information. Di ba? Napakalinaw po. Ang pera ay mawawala na in the future. And it is coming to pass. In other countries, wala nang physical money ginagawa. And later on, ginagamit. And later on, you will transact business all digital payments. Sa digital payments ba? May physical money kang hawak? Di ba wala? Yung kwarta nasa bangko na lang.
By the numbers na lang, makikita mo na lang kung magkano yung halaga ng iyong pera in the banks, in figures. Kung wala nang hawak na pera na ginagamit sa transaction kasi hindi na, it is not anymore ano, necessary. Anong rason na mag-imprinta pa ng kwarta? Gumawa pa ng gagastos lang ng gobyerno? Na intindihan ninyo mga ignoramos? Ngayon nga, sa pagbayad ng mga ano, GCash, di ba? GCash, Maya, wala ng physical money na hawakan. Nandun lang sa cellphone. At yung confirmation ng payment, nandun din sa cellphone. You see? So, papunta ang mundo sa tinatawag na cashless society. Kasi yun ang naka-prophecy. Yung mga walang background po sa ano, sa Bible, talagang hindi ninyo maintindihan. Only those with wisdom from the word of God will understand it. Napakalinaw po sa Revelation 13 verse 16 to 18. You cannot buy or sell, save he that had a mark. Let him that had understanding count the number of the beast, for it is the number of the man. And the number is 666. Yun ang challenge natin kay Ed Langaw. Naintindihan mo yung 666? Kung hindi mo naintindihan, isipir mo na lang yung bibig mo. Kasi ang ibig sabihin yan, ignorante ka. Tama? Maiyaya ka? Nagtatrabaho ka sa isang malaking media company. Pagkatapos, ganyan lang yung naabot ng utak mo. Isa kang ignorante. Kawawa ka naman. Tapos pag-initan mo yung mga videos ko. What? Diba? Anyway, mga kababayan, ayaan na natin yung mga ignorante na mag-suffer kayo ng consequences ng pagiging ignorante ninyo. And that is coming very, very soon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.